gaano ba kahalaga ang sex, di ba? Kahit na matagal ng mag-asawa. Alam mo, ayon sa mga pag-aaral, pati na rin sa mga kwento na naririnig ko at sinasabi sa akin, ang sex ay napakahalaga sa isang relationship, lalo na kung long-term relationship. Pero ang gusto kong linawin na inay MJ at inay Pat, iniisip kasi ng mga tao na kapag sinabi nating sex, ito na agad yung ginagawa sa kama. Kumbaga, meron ng penile-vaginal penetration, uh-huh. Diba? Mm-hmm. Pero ang sex kasi, malaki ang definition niya. Mm-hmm. Pwede itong kahit yung onting lambingan lang, yung pagkikiss lang, yung pwedeng pareho kayong nakahubad sa kama, di ba? O kaya yung pagligo ng sabay, pwede na siyang maiconsider as sex to enhance the intimacy of your relationship. Wow! Pero paano ito ma-enhance? Lalo na yung mga matagal ng kasal or marami na silang anak. Alam mo, yun yung palagi din tanong sa akin, no? Kasi ang nangyayari sa atin kapag madaming anak o matagal ng kasal, nakakalimutan na natin yung isa't isa. Or ito nga, ito yung pakikipag-sex sa isa't isa or yung paglalambing ng isa't isa. So paano ba natin maibabalik yun? Una-una, kailangan bigyan natin ng time ang isa't isa. Minsan kasi dahil sa sobrang tagal na nating magkasama, 'di ba? We take each other for granted. Iniisip natin na okay lang 'yan, di ako iiwan 'yan kahit magalit 'yan sa akin, kahit di ko 'yan yahapin o hindi ko 'yan sabihan ng I love you, alam na naman niya na mahal ko siya. 'Di ba? Meron tayong mga ganong pag-uugali eh. Totoo. Na kailangan sana 2023 na ay baguhin natin. Kailangan talaga unahin muna natin ang ating mga partner, so ating mga asawa, 'di ba? Bago ang lahat. Wow! And yun na nga, how, kasi minsan ang sinasabi nga ng iba, kahit na kunwari niyayaya ka ng partner mo, pagod ka na. So, sa mga nakikinig na ina, usually sa ina yan, kasi sila yung gumagawa ng household chores, nagtatrabaho pa sila, minamanduhan pa nila yung mga bata. Paano nila isisiksik pa yun sa equation ng schedule nila, Doc? Alam mo, totoo yung sinasabi mo, MJ, no? Na madami sa atin, kasama ako dyan, bilang nanay, tapos wala akong yaya. Minsan, pagod na ako talaga. Tapos iniisip ko, bakit pa ako makikipag-sex? Eh, pagod na nga ako. Mm-mm. Pero yung mindset na yon, yung magdadala sa atin ng parang problema in the relationship. Ooh. Kasi iniisip natin na ang sex ay para lang dun sa partner natin, hindi para sa atin. Okay. Oh, okay. Am I making sense? Oo, yes. Ginagawa natin siyang obligation for the partner. Like a chore. Oo, pagod na tayo. Naglinis ako, naglaba ako, tapos makikipag-sex pa ako. Aba, swerte naman ng asawa ko. Ganun tayo mag-isip eh. Oo.